purihin ang Panginoon. Glorify the name of God. Hallelujah. Hallelujah. Isang mabiyayang pagninilay pong muli sa ating lahat, mga kapatid. Muli, binabati ko po kayo ng isang mabiyayang araw, mabiyayang gabi, mabiyayang pakikiisa sa pagninilay na ito. At nawa, muli sumaatin ang ating Panginoon. Amen po. Kaya muli, sumulan po natin yung pagninilay natin ng salita ng Diyos sa oras na ito, sa sandaling ito, sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatin ang iyong dakilang pangalan. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago, dakila ka sa lahat. Alam po namin, Panginoon, anumang nangyayaring mabuti sa aming buhay, anumang natatanggap naming mabuti, Panginoon, ay hindi kami karapat-dapat, ngunit dahil sa kadakilaan nyo, pinapagindapat nyo kami sa pamamagitan ng aming pananalig kay Jesus na iyong bugtong na anak na namatay sa krus para sa aming lahat. Kaya maraming maraming pong salamat sa lahat ng inyong kagandahang loob, sa lahat ng inyong kabutihan. At muli, Panginoon, hayaan mo po na umasa muli kami na ang iyong kabutihan ay muling, Lord, mamamayani sa aming buhay, siyang maghahari upang maganap muli ang iyong kalooban. Nawa ang Espiritong Banal, Panginoon, ang muling manguna sa amin, maghari sa amin, lukuban kami ng kanyang biyaya, ng kanyang grasya, upang maganap, Panginoon, ang nais mong maganap sa aming pagninilay na ito. Ama, inaangkin po namin muli na iuunat mo ang ipagpala at mapaghimalang kamay sa lahat ng mga makikipag-isa, Panginoon, sa oras na ito, lalo ang mga may karamdaman at ang may mga mabibigat na pasanin na pinagdaraanan. Inaangkin po muli namin, Lord, kikilos ang grasya at habag mo sa aming lahat dahil mabuti kang Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, Amen and Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay, mga kapatid, dalawang verse po ang nais kong pagnilayan natin ngayon. At ito po ihahangoy natin sa mga sa Kawikaan, Kabanatang 2, Talatang 20 hanggang 21. Ito po ang nasa sulat. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa idaigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Muli, yan po yung mula sa Kawikaan, chapter 2, verses 20 to 21. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At nais kong pamagatan ito na hamunin natin yung ating sarili. Be good. Be good. Maging mabuti tayo. Kasi ang ganda ng pangako so ng Panginoon sa mga taong mabubuti. Magtatagal sa daigdig. Ibig sabihin, hahaba ang buhay. Hahaba ang buhay. Amen po. At may buhay at hindi daw matitinag. Yan. Ang ganda, no? Hindi matitinag. Whatever man mangyari, mananatili, mga kapatid, at hindi mabubuwal, hindi masisira ng kahit sino. Amen po. Magiging matatag siya. Naroon, sigurado, kapag matatag ang isang tao, naroon ang kapayapaan at kagalakan. Amen po. Okay. So, mga kapatid, ano ba yung mabuti? Ano ba yung ibig sabihin ng salitang mabuti? Tandaan po natin, ang mabuti ay ang lahat ng katangian ng ating Diyos. Amen po. Kaya nga sabi ng Panginoon be holy as your Father in is holy. Maging banal kayo, kagaya ng inyong amang banal. Amen po. Sabi dito, ang ilan sa katangian, napakaraming katangian na mabuti. Wala namang masamang katangian ng Panginoon, lahat mabuti. Pero ito yung lutang na lutang. Unang-una, ang Diyos ay mapagmahal. So, kapag ang isang katangian ng isang tao na mabuti, ay mapagmahal. Amen? Mapagmahal. Ang katangian ni Jesus, mapagpatawad. Kaya ang isang taong mabuti, nagiging mabuti kapag siya'y mapagpatawad. Yung nagkikimkim ng sama ng loob, nagkikimkim ng hinanakit, mga kapatid, ay ayaw ko naman sabihin ano, ay ibang kategorya, no? Mapagmalasakit, yung kasing ginawa ng Ama sa atin, bunga ng kanyang pagmamahal,
yung pagkakaloob niya ng kanyang anak para tayo iligtas ay isang malasakit. Malasakit. Anong ibig sabihin ng malasakit? Yung wala naman siyang mapapala. Oh, wala naman siyang magagananansya. Oh, wala siyang magkakaroon ng kumbaga sa return benefits, pero gagawin pa rin niya yung mabuting yun sa ikabubuti ng kanyang ng mga tao. Yun eh, yung malasakit. Ganun yun. Kapag nagmamalasakit tayo, ang ibig sabihin niya, hindi tayo naghahangad na tayo gagantihan o anuman na tayo ay may mapapala do sa ating paggawa ng mabuti. Nagmalasakit tayo sapagkat mga kapatid, nais nating yung taong yun ay makaranas ng kabutihan na nagmumula sa atin. Yun ang malasakit. Amen po. Gusto na ang Diyos ay matapat. Tapat, hindi sinungaling, totoo siya. Kung ano sinabi niya, ginagawa niya. Kung ano pinangako niya, tinutupad niya. Tapat ang Diyos. Siya'y matapat. Hindi rin, siya'y honest din. Yan, maraming kahulugan ng matapat eh. Matapat is, it's either faithful or honest. Amen? At matiyaga ang Panginoon. Kaya kapag isang tao matiyaga, tiyak yun, mabuti ang isang tao. Mahabagin, mapagpakumbaba. Yan, kapag nakita na sumaatin yung mga katangian na yan, mga kapatid, kabilang na tayo doon sa mga mabubuti. Amen? Okay, sigapin po natin tayo maging mabuti. Kaya sabihin natin sa sarili natin, be good! Be good! Amen? Maging mabuti tayo sapagkat ang ganda ng pangako ng Panginoon sa taong mabubuti. Amen po? Okay. Now, mga kapatid ko sa Panginoon, bakit kailangan natin maging mabuti? Yan. Bakit kailangan natin maging mabuti? Tanungin nyo nga ang inyong sarili. Mabuti ba ako? Ako ba talagang mabibilang nasa mabubuting tao? Yan. Okay? Dapat dapat ma-confirm natin yan. Masigurado natin talaga na tayo ay mabuti. Otherwise, ay yung mga pangako ng Panginoon ay hindi sa atin. Kasi pinangako yun sa mabubuti. Amen? Okay. Now, kailangan natin maging mabuti sapagkat unang dahilan yan ay dahil nanggaling tayo sa mabuting Diyos. Nanggaling tayo sa mabuting Diyos eh. Kaya dapat maging mabuti din tayo. Hindi tayo galing sa masama eh. Galing tayo sa mabuting Diyos. Kaya dapat din tayo maging mabuti. Sabi sa Awit 89 verse 11, sabi ito, sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng naroon sa iyo nagmula. Ang Diyos ay mabuti. Di ba? Amen po? Ay tayo, dapat mabuti rin kasi galing tayo, nilikha tayo ng Diyos, galing tayo sa isang Diyos na mabuti. Sa Mark chapter 10 verse 11, tinawag ng noong mayamang lalaki na mabuti ang ating Panginoong Yesus. Sabi niya, mabuting guro. Ano pong dapat mong gawin para ako makapasok sa langit, magkamit ang buhay na walang hanggan? Sabi niya doon sa Mark chapter 10 verse 18, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Okay? So ang Diyos lamang ang mabuti. Ay galing tayo sa mabuting Diyos, kaya dapat tayo maging mabuti rin. Amen. Kasi napapahiya ang Panginoon. 'Di ba? Kapag kayo ay mabuti, tapos mayroong kayong anak na masama, napapahiya, 'di ba? Napapahiya yung magulang. Tama? Kasi mabuti kang magulang, tapos may masama kang anak. Amen. Halimbawa, ikaw ay hindi nag-iinom. Hindi ka naglalasing. Tapos ang anak mo maglalasing, 'di ba? Napapahiya yung magulang. Kasi nagmula yung anak na, sa mabuting magulang, dapat mabuti rin yung anak, tama? Ayun. Kaya ay ganoon din tayo, mas walang tunay na mabuti kundi ang Diyos. Ay galing tayo sa Diyos. Nagmula tayo sa Diyos, nilikha tayo ng Diyos. Kaya dapat maging mabuti rin tayo. Amen. Kaya si Satanas ay pinalaya sa langit sapagkat hindi yun eh. Hindi yun ang dapat mangyari sa kanya eh. Dapat mabuti siya eh. Dapat na natili siyang mabuti. Kasi nagmula siya sa Diyos na mabuti. Amen po? Kaya nga sabi doon sa ating
binasa, yun daw mabubuting tao, mahaba ang buhay. Nagtatagal sa daigdig. Amen? Si Lord na may sabi niyan, no? Ayoko nga naman, tingnan nyo, kapag maglalasing, sugarol, babaero, ay malapit sa, no, sa disgrasya. Amen? Kaya umiikli ang buhay. Eh, sinabi na ng Lord yun eh. Amen po? Oh, kita nyo, yung mga kidnapper, yung mga holdupper, oh, kahit yung mga chismosa, amen? Minsan, umiikli rin ang buhay. Nagkakasakit kagad eh. Oh, tama? Oh. Oh. Kaya, yung mabuting, tama talaga si David ng Panginoon, umahaba talaga ang buhay ng mga mabuting tao. Hindi dahil sa pinahahaba ng Panginoon, oh, of course, ang Diyos na nagpapahaba ng buhay, but then, logically, eh talagang ahaba ang buhay. Bakit? Oh, marami magmamahal. Oh, marami magmamalasakit sa kanya. Pagka mabuti kang tao, marami magtatanggol sa iyo. Oh, ahaba ang buhay mo. Pero, kapag ikaw ay masamang tao, aba, marami ang gustong ibagsak ka, oh, maraming nananalangin magkasakit ka, maraming nananalangin na masagasaan ka na, oh, di ba? Oh, yun yung okay. So, parang practical lang, ano? Ganun lang kasimple ang lohika, no? Okay, so, dahil tayo naggaling sa mabuting Diyos, dapat tayo maging mabuti. Pangalawa, kaya kailangan nating maging mabuting tao sapagkat dahil nilikha tayong mabuti. Hindi tayo nilikhang masama. Nakakita na ba kayo ng bata na pagkasilang, nagmumura na kaagad? Nakakita na ba kayo ng sanggol na pagkasilang, eh? Ah, nangungupit na kaagad? O nagsisinungaling? Wala. Lahat tayo nilikha ng Diyos na mabuti. Amen? Okay, sabi dito, Genesis 1:26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. O, ano bang wangis ng Diyos? Ano bang larawan ng Diyos? Mabuti. Siya kabutihan. Wala siya kanyang kasamaan. Amen? O, so, doon tayo, nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Kaya wala tayong dahilan na maging masama. Amen? Kaya natin maging mabuti sa tulong ng Diyos. O, kung gugustuhin natin. Amen? Okay. Now, kasi ang tao nga ang gumagawa ng pagpili. Ang taong gumagawa ng pagpili. Kaya nga sabi ng Panginoon, ha, sa Deuteronomy, sabi doon, I have laid down before you life and death, curse and blessings. Choose life, choose blessings. O, di ba? Inilalatag ko sa inyo ang buhay at kamatayan. Ang sumpa at pagpapala. Oh, piliin nyo ang buhay. Piliin nyo ang pagpapala. Oh, tayo ang pipili. Amen? Lagi tayo nasa crossroad eh. Or diversion road rather. Oh, laging darating tayo sa punto na pipili tayo. Tanda natin, hindi tayo pipilitin ng Panginoon. Binigyan tayo ng kalayaan na pumili eh. Kung anong pipiliin natin. Mabuti o masama. Tayo ang pipili. Amen? At lahat ng pangakong mabubuti ng Diyos ay pinangako niya sa taong nagpapakabuti. Amen? Kung may nangyayari sa ating masama, magnilay tayo. Baka, hindi ko sinasabing sure, baka ang dahilan niyan sapagkat may ginagawa tayong masama. May ginagawa tayong hindi mabuti. Amen? Kaya, huwag tayong magtataka kapag tayo guilty na meron tayong ginagawang masama, ay mag-abang ka na. Maaari may mangyari. Amen? Bakit? Ay, sinabi na ng Panginoon eh. Winarning nga na tayo eh. Amen? Okay. Now, ito. Sabi sa Psalm 139 verse 14. Sa wikang English ito eh. Kasi sa Tagalog, medyo hindi ganun ang translation. Ano? Sabi, I praise you, sabi niya, pinupuri niya ang Diyos. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Oh, tingin niyo? Your works are wonderful. I know that full well. You know, sabi na, sabi noong salmista.
Sabi doon, pinupuri kita sapagkat ako'y nilikha mong wonderful. Oh, mabuti, maganda. Amen? Oh. Sabi, lahat ng iyong nilikha ay, lahat ng iyong gawa ay maganda, mabuti, wonderful. Amen po? Oh. Ay nilikha ka ng Diyos. Oh. Kaya, nilikha tayong mabuti, kaya dapat maging mabuti tayo. Hindi tayo nilikhang masuma. Amen? Now, number 3. Kaya kailangan natin maging mabuti sapagkat nilikha tayo para gumawa ng mabuti. Nilikha tayo para, hindi tayo nilikha para ng Diyos para gumawa ng masama. Ang purpose niya ever since ay gumawa tayo ng mabuti. Amen? Bakit? Eh kasi nga nilikha tayo ng Diyos eh. Para sa Kanya. Amen? Sabi sa Colossians chapter 1, verse 16, lahat ng nilikha niya ay para sa Kanya. O ikaw halimbawa, gagawa ka ba ng isang bagay na ikaw ang mapapasama? O halimbawa, lilikha ka ba? Halimbawa, of course, ang Diyos lang ang lumilikha. Pero halimbawa, ginagawa ka ng isang bagay. Halimbawa, silya. Halimbawa, gumagawa ka ng silya. O para upuan mo, para guminhawa ka. Para makapahinga ka. Tama? Para hindi ka mangawit. Para hindi ka sumakit ang likod, ang talampakan, yan, ang paa. Gumawa ka ng silya para maupuan mo. Gagawa ka ba ng silya na ikaw ay masasaktan? Gagawa ka ba ng silya na ikaw mismo ang mapipilayan? Of course not, di ba? Oh, ganun din yon. Lahat ng nilikha ng Diyos, sabi niya ay para sa Kanya. Nilikha niya para sa Kanya. So, hindi siya nalilikha ng magiging pangit sa paningin niya, magiging ikasasama niya ng loob. Amen? Kaya nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Amen po? Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Tinan niyo ha? Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Oh, ibig sabihin, sa ikararangal ng Diyos, ano bang nakakarangal sa Diyos? Eh, di yung gumagawa ng mabuti. Amen? Okay. Oh, number 4. Kaya tayo, kaya kailangan natin gumawa ng mabuti o kailangan natin maging mabuting tao? Because, ang pagiging mabuti lang, ang pagiging mabuti, ang siguradong magbubunga ng mabuti. Ito pong mga kapatid ha, yung paggawa lang ng mabuti, ang sigurado, yung tiyak na magbubunga ng mabuti. Sooner or later yan eh. Not necessarily after na makagawa ka eh. Kumbaga sa ano eh, andyan na kagad. Hindi ganun. Sabi ng Panginoon, tingnan nyo, Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Sa makatuwid, mga kapatid, kung ano ang itinatanim natin, yun ang ating aanihin. Kung nagtatanim tayo ng mabuti, sigurado, aani tayo ng mabuti. Amen? Okay, so yan dapat nating tandaan. Walang ibang paraan para siguradong tayo mapabuti, kundi ang maging mabuti. Ang gumawa ng mabuti. Amen po? Yun ang sigurado. Huwag na tayong mag-akala na yung ginagawa nating masama ay magbubunga ng mabuti. Balang araw, sabi na po, magbubumirang sa atin yan. Babalik sa atin yan eh. Kasi yan ang tinanim natin. Maaaring hindi ngayon. Pero bukas makalawa, ay aanihin mo yan. Amen? Yung kasamaan. As well as yung kabutihan. Amen? Okay. Ang tanong ay ito, paano tayo magiging mabuti? Yan. Paano tayo magiging mabuti? Okay, ganito yan mga kapatid ha. Tuturuan tayo ng Panginoon. Of course, para tayo maging mabuti, ang una natin gawin, alamin natin ang mabuti. Mahirap maging mabuti kung hindi mo alam ang mabuti. Paano kang pipili kung hindi mo alam ang mabuti? Ay laging meron dyan, may mukhang mabuti. Hindi naman pala mabuti. Amen? Ay pipili ka. Kailangan eksperto ka sa pagkilatis
ng masama at mabuti. Amen po? O, kailangan, nakikilatis mo kagad kung ito ba'y masama o mabuti. Kaya, kailangan laging nakikinig, laging nag-aaral, sinisikap na malaman ng mabuti. Sabi nga sa Ephesians chapter 5, verse 10, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. O, kalugod-lugod, siyempre, mabuti. Amen? Sikapin. O, sikapin daw nating matutunan eh. Paano kan matututo? Paano tayo matututo? Matututo tayo, unang-una, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag tayo nag-aaral. O, kaya itong ating ginagawa, ito isang paraan para tayo ay matutunan natin ang mabuti. Amen? O, nagpagbabasa, pakikinig, di ba? Pagsasaliksik. Kaya kapag mayroong mayroong pagkakataon, bumili kayo ng mga books, bumili kayo ng mga gadgets na kung saan ay magtuturo sa atin kung ano ang mabuti. Amen? Especially the Bible. Amen? O. Kaya kapag mayroon tayong mga seminars sa simbahan, sa ating mga church, sa ating mga fellowship, may pa-seminar dyan, huwag niyo pang inayangan. Attend kayo. Kahit pa may bayad, attend kayo. Amen? Kasi, kayo po ang makikinabang niyan. Matutunan lamang ninyo sa pagdalo, isa lang bagay na matatanim sa inyong puso. Pagdating ng pagkakataon, magagamit na nyo yan. Kaya napakahalaga yan. Huwag kayong manghihinayang sa inyong mga gagastusin, sa inyong oras. Mapuno lamang ng kaalaman ng ating isip at malaman natin ang tama at mali. Sapagkat maraming pagkakataon, lagi ko sinasabi sa mga kapatid ko yan, sa mga kaibigan ko, sa mga kapatiran ko, sa lagi kong nakakasama at kinakounseling ko, the difference between good and bad is just a hairline. Hairline lang. Parang hibla lang ng buhok ang pagitan. Akala mo, nasa panig ka ng mabuti, pero nasa panig ka pala ng masama. Bakit? Kasi hindi mo talaga sigurado. Hindi ka eksperto. Hindi mo tiyak kung ano ang mabuti at masama. Amen? Hindi mo kilalang mabuti. Kaya dapat kilalang kilala natin. Amen ba? Kahit sa isda. Di ba? Sabi nung ano. Ito po. Alam nyo ba yung isda na, no, na tawilis? Yung tawilis dyan sa very special na isda yan dyan sa may Taal Volcano o Taal Lake dito sa Pilipinas. Sa Batangas, mga kapatid, ay napakasarap na isda niyan. Pagdating mo sa palengke at hindi mo kilalang kilala ang iyang tawilis na napakasarap na isda niyan, nako, pakikitaan ka ng mga tindera pag hinghangal ka kapag hindi mo, ay itsurang itsura, kaparehas na kaparehas. Sasabihin sa'yo, iyan po ang tawilis. Pero hindi tawilis, merong kamukha kasi yan eh. Hindi ko nalimutan ko na yung pangalan ng isda na yung kamukhang-kamukha. Talaga, pag hindi mo kilala talaga yung tawilis, ay naku, maloloko ka. Amen? Ganun din. Tanda natin, ang demonyo yung manloloko. Ang demonyo yung mandaraya. Sabi nga, he is the father of this of all deceivers. O, di ba? Siya ang ama ng lahat ng mandaraya, mga sinungaling. Amen? At dinadaya niya tayo para magkamali tayo ng pagpili kung ano ang mabuti at ano ang masama. Amen po? Okay. Now, ito, pangalawa, isa isip at isa puso ang mabuti. Nalaman mo na, isa puso mo rin. Bakit? Sapagkat ganito eh, lagi ko sinasabi ito eh, kung ano ang laman ng puso, ito eh, halimbawa, nasa isip mo, kung ano ang laman ng isip, bababa yan sa puso. At kung ano ang laman ng puso, yun ang gagawin ng katawan. Kaya kapag ang laman ng puso ay puro mabuti, yun ang gagawin ng kanyang katawan. Yun ang ikikilos ng ating kamay, ng ating mata, ng ating bibig, ng mga bahagi ng ating katawan. Amen? Magiging action natin eh. Doon nagmumula sa puso. Kaya kailangan mabuti ang laman ng isip at puso. Amen po. Paano nangyayari yun? Eh, syempre, may pinagdadaan bago makarating sa isip.
dadaan sa tenga, anong pinakikinggan mo, di ba? Amen? Anong tinitingnan mo? Oh, yan. Amen po. Oh. So, oh, sabi doon sa Matthew chapter 12 verse 35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Nasa puso talaga eh. Oh, kaya yung ating natutunan, mga kapatid, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Amen? Okay, maliwanag po ba? Oh, para tayo maging mabuti. Pangatlo, para tayo maging mabuti, oh, hangarin natin maging mabuti. Oh, kahit na meron ka dyan, meron din sa puso na alam mo mabuti, na dyan na, nasa puso mo na, eh, kapag wala kang hangarin maging mabuti, eh, hindi ka pa rin magiging mabuti kasi napakahalaga ng desire eh. Kapag halimbawa, ang gusto mo yumaman, hindi ang maging mabuti. Amen? Ay syempre, kahit anong paraan para yumaman, gagawin mo. O, tingnan mo yung mga nagkakaroon ng scandal ngayon. Eh, gusto nila dumami ang pera. Diba? Kaya may mga tao na kahit hindi nila pera, kukunin nila. Kasi yun ang desire ng puso nila. Pero kapag ang desire ng puso mo, maging mabuti, abay kahit na nakaladlad na dyan, kahit yung inaalok na sa iyo, dinadala na sa bahay mo, tatanggihan mo yan kasi may desire kang maging mabuti. Mayroon kang hangarin na maging mabuti. Anong sabi ng Panginoon? Tingnan nyo. Sabi, Matthew chapter 5, verse 6, pinagpala ang mga matinding, may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. O, mapala daw, pinagpala daw. O, pinagpala, hindi mo kailangan umasa sa ganyan, sa mga easy money, o, yung biglang yaman, o, sa masamang paraan. Mga kapatid, ay, hindi mo kailangan yan. Bakit? Kung talagang payayamanin ka ng Panginoon, payayamanin ka ng Diyos. Amen? At tiyak yun, kapag ang Diyos na nagpayaman sa iyo, nagpasagana sa iyo, tiyak yun, payapa ang buhay natin. Pero, kapag sa ibang paraan, tandaan nyo yan, magbubumirang yan, puputok at puputok yan. Amen? May sipa yan, may balik yan. Amen? Pag sinabi na ng Diyos yan eh, huwag nyong dayain ang inyong sarili, ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. O, papara, nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Amen po? So, anong desire natin? Kailangan, masigurado natin na ang desire ng puso natin maging mabuti. Amen? So, do lang ano mangyari, ang hangad mo maging mabuti ka, tandaan niyo po yan, wala namang pinabayaan ng Diyos na mabuti. Oh, wala po. Maniwala kay sinabi na ng Diyos yan eh. Amen po. Okay. Oh. Pangapat, para tayo maging mabuti, hindi po ito step by step ha. Hindi step by step, kundi ito yung mga pamamaraan. Isa sa pamamaraan ay, oh, pakinggan ng mabuti. Makinig ka lagi ng mabuti. Oh, dahil, sabi ko nga sa inyo kanina, kung anong pinakikinggan mo, papasok sa isipan mo. Kung anong ang nalaman ng isipan natin, bababa sa puso natin. So, kung pinapakinggan mo lagi, mabuti, tungkol sa mabuti, subukan nyo, makinig kayo ng chismisan. Oh, makinig kayo ng laging nakakagalit. Papasok sa isipan nyo ang galit, bababa sa inyong puso ang galit. Mamaya, kahit hindi mo kilala yung taong yung galit ka na rin. Amen? Amen po ba? Kaya, iwasan natin yung kapag hindi nyo kaya. Yung ibig sabihin, may mga taong mahihina. Mahihina yung control sa kanyang sarili. Madaling magalit. Ay bakit ka naman makikinig ng mga nakakagalit? Alam mong makakontaminate ka niyan. Mahawahan ka ng masamang yan. Oh, sasama yung reaction mo. Sasama yung iyong pananaw. Papangit yung pananaw mo. Oh. Iwasan mo makinig. Oh, pakinggan mo na, sabi nga sa Romans chapter 10, verse 17, ang pakinggan natin yung mga nakakapagpalakas ng ating pananampalataya. Sabi doon sa Romans chapter 10, verse 17, faith cometh from hearing. Hearing the word of God. Oh, di ba?
ang pananampalataya daw ay bunga ng pakikinig. Oh. Bunga ng pakikinig. Oh, kung ano pinakikinggan natin, kung ang pananampalataya sa Diyos, kung gusto mo lumayo ang lumago ang iyong pananampalataya sa Diyos, ibig sabihin kamalayan mo sa Panginoon, yung iyong relasyon sa Panginoon, eh ano ba 'yon? Di pagiging mabuti 'yon. Amen. Lumalago ang iyong pagiging mabuting tao, ibig sabihin pagiging mabuting anak ng Diyos, pagiging mabuting nilikha ng Diyos. Saan nagmumula 'yon? Sa pakikinig. Hearing the word of God. Amen? Kasi yung Word of God ang nagtuturo ng mabuti. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, yun ang nagtuturo ng mabuti. Kaya, pakinggan natin yung mabubuti. Amen po? Oh. Number 5. Ito, para maging mabuti, kailangan natin maging mabuti. Oh, para tayo mapabuti. Para bumuti ang buhay natin, bumuti ang takbo ng buhay, higit sa lahat, siyempre, magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Ano, makarating tayo sa langit. Amen. Wala naman tao ang di mamamatay. Kayo ba gusto niyo pag namatay kayo sa impyerno? Mayama ka nga tapos sa impyerno naman. Oh, dito nagpasasa ka. Halimbawa, 50 taong kang nagpasasa na, sa pagiging mayaman. Tapos namatay ka. Sa kabilang buhay, walang katapusang hirap. Eh di walang kwenta yung pinagdaanan mong masarap na buhay na sagana na 50 years. Ay pagdating sa kabilang buhay, hindi naman 50 years lang yon, hindi naman 100 years lang yon, hindi naman 1,000 years lang yon, hindi naman 5,000 years lang yon, ay hindi naman 1 million o 1 trillion years lang yon. Hindi, walang katapusan yun eh. Pagpapalit mo doon sa 50 years mo lang na nagpasasa ka ng kayamanan mo, isip-isip. Amen. Isip-isip pag may time. Amen. Because pag na doon na, wala nang ulitan. Oh, kaya daw yung mga nasa impyerno. Kasi merong testimony na talagang inalaw daw ng Panginoon. Eh, sa Bible naman eh, sinabi din eh. Oh, inalaw ng Panginoon yung isang tao. Sabi niya, talagang nangyari. Documented dito. Sabi doon, siya'y ipinasyal ng Panginoon doon sa impyerno. Grabing hirap daw sa impyerno. Puro iyakan ng iyakan, murahan ng murahan, sinisisi nila ang Diyos. Minumura nila ang Diyos sa hirap ng kanilang dinadaanan, sa hirap ng kanilang dinaranas. Ipinakita ng Panginoon na ganito ang mangyayari. Kasi nga, tingnan nyo, kung hindi grabe ang mangyayari sa taong ayaw magpakabuti, ayaw tanggapin ang aral ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos, at iginigit yung sarili niyang kalooban. Niloob ng Panginoon na yung, marami pong maraming testimony, kung kayo lamang mapag-research, kung kayo lamang mapagbasa, ang dami po nagte-testify talaga, nagbibigay ng kanilang testimony na sila'y pinahintulutan ng Panginoon, talagang niloob ng Panginoon, sila'y makarating sa impyerno upang sa gayon, mauli silang mabuhay, bumalik sa dati, at sabihin na talagang napakahirap ng impyerno. Talagang sobrang hirap. Wala daw, yung hirap daw natin dito, wala sa katiting. Yung hirap na dinadanas natin dito, halimbawa wala kang maisahing, o kaya inapik ka, sinaktan ka ng, iniwan ka ng asawa mo, wala raw daw yan eh. Sabi daw, walang kapantay, walang binatbat niya, walang sinabihan dun sa magiging hirap sa impyerno. Kaya yung taong yun talagang, noong binigyan siya muli ng pagkakataon, talagang ang ginawa niya, nagpakabuti ng ano, hindi na ni hinangad kung ano man ang hinahangad ng mga taga-sanlibutan. Dumating kung dumating daw, okay lang kung hindi. Ang mahalaga, may sigurado niya na pagdating ng takdang panahon, siya'y qualified na makapasok sa langit. Amen? Sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 16, verse 26, sabi doon what profits a man if he gains the whole world but loses his own soul? Anong mapapala mo? Ang mapapala daw na isang tao, makamtan man niya ang lahat dito sa daigdig. Lahat ha? Lahat. Hindi yung pera lang, lahat. Sabi, anong mapapala na isang tao, makamtan mo man ang buong daigdig kung ang kapalit naman nito ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, kaluluwa mo mapunta sa impyerno. Amen?
At yan po lagi ang aking desire ng puso ko, ang huwag kong ilagay ang aking kaluluwa sa alanganin. Mga kapatid, I'm doing my best, yung kaya ko, alam ng Diyos, nagsusumikap. I'm not perfect, sabi nga ni San Pablo, hindi ako perfect, hindi pa ako perfect. Pero ang ginagawa ko, nililimot ko, sabi niya sa Philippians chapter 3:12, sabi niya, hindi sa nakamtang ko na itong pagiging banal na ito, hindi. Ang sinisikap ko ay makamtan. Sabi doon eh, nililimot ko ang aking nakaraan at ang aking paningin ay itinutuon ko sa buhay na hahantong sa langit. Amen? Kaya sabi niya, talagang sabi niya noong una eh, yung pinapahalagahan daw niya, sabi sa Philippians chapter 3 verse 8, yung pinapahalagahan ko dati, nakala ko yan ang mahalaga, ay tinuring ko ngayong basahan, dinuring kong basura. Makamtan ko lamang ang pinakang mahalaga. Ano yon? Ang makapiling si Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen? Nawa, ganun din tayo mga kapatid. Okay, kaya sikapin natin maging mabuti. Tutulungan po tayo ng Panginoon sapagkat kalooban ng Panginoon yan. Kalooban ng Diyos. Basta ang ginagawa natin kalooban ng Diyos, sabi na pa, God works for good to those who love Him. Kasama natin ng Diyos, hindi tayo mag-iisa. Ano ba, gusto mo magpakabuti, pababayaan ka ng Diyos? Hindi. Hindi. Mga kapatid, hindi pwedeng pabayaan ka. Sasamahan tayo ng Panginoon sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Gusto niya tayo makarating sa finish line na tagumpay. Amen? Maliwanag po ba? Sapagkat ang tagumpay na kahulugan sa Panginoon ay yung maganap ang kalooban ng Panginoon sa atin. Sa mundo ang tagumpay, yung dumami ang pera mo. Sumikat ka, maging makapangyarihan ka, magkaroon ka matataas na posisyon, magkaroon ka ng power dito sa mundong ito. Magkamal ka ng maraming ari-arian. Pero ang sabi ng Panginoon sa chapter 12 verse 15 ng Lucas, sabi doon, sabi, ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang tinatangkilik o ari-arian, kung ano man tinatangkilik natin. It's either power, money, or whatever man yan, properties, hindi dyan nasusukat ang pagkatao ng isang tao sa harapan ng Diyos. Amen? Sa pagiging mabuti. Kasi, yung pagiging mabuti natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ito ay dapat bunga ng ating pananampalataya. Dahil sumampalataya tayo, sabi ko nga sa inyo, dahil tayo ay galing sa Diyos, sumasampalataya ka na tayo may Diyos. Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Dahil sumampalataya tayo kay Jesus, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya ang sunod noon, dapat gagawa tayo ng mabuti. Amen po? Okay. Isa pa ito. Number 5, hanapin ang mabuti. Hanapin. Anong hinahanap natin? Anong hinahanap natin? Dapat hinahanap natin mabuti. Kahit isang tao. Kapag ang hinahanap mo sa isang tao ay mabuti, bubuti ang tingin mo sa taong yun eh. Pero subukan mong hanapin mo yung masama. Naku, kahit ang dami niya mabuti, magiging mukhang demonyo sa iyong harapan ang taong iyon. Bakit? Hinanap mo puro masama. Hanapin natin sa taong iyon na mabuti at pati tayo mapapabuti. Bakit? Mamahalin natin siya eh. Pero kapag hinanap mo masama, kasusuklaman mo siya, tatakwil mo siya. Pati tayo, apektado. Hindi tayo rin naging mabuti. Amen? Okay, hanap tayo na mabuti. Limawa sa gobyerno. Hanapin natin mabuti. Sa mga naglilingkod kung saan man, lingkod ng Panginoon, tanda natin, walang lingkod ng Panginoon na perfect. Hanapin niyo yung mabuti na gagawa niya. Amen? And then, kung may nakita kayong pangit, kasi kahit na hindi ka naghahanap, may makikita kang pangit, tama? Pray. Pray for them. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kami, lalo kami mga lingkod ng Panginoon, we need your prayers. We need your prayers. Why? Maawa po kayo. Kukunti na lang ang naglilingkod sa Diyos. Tapos, mababawasan pa dahil hindi natin pinagpipray. Pag-pray po natin ang mga taong naglilingkod sa Panginoon. Lahat yan may kahinaan. Amen po? Pag-pray natin maging mabuting lingkod. Amen po? Okay. Hanapin natin ang mabuti. Kapag naghahanap tayo ng mabuti, ano ba ang mabuti? Ang mabuti, makikita nyo, ikaw mismo na-absorb mo yung mabuti. Amen. Okay, sabi ng Panginoon, Matthew chapter 7 verse 7, seek and you shall find.
humanap kayo at makakasumpong kayo. Kaya nga pag kung anong hinahanap mo, makikita mo eh. Pag hinahanap mo masama, makikita mo masama. Amen? Maghanap ka ng gulo, makakakita ka ng gulo. Maghanap ka ng aksidente, makakakita ka, maranasan mo ang aksidente. Hanapin mo mabuti. Hanapin natin na mabuti. Amen? Okay. Next is number 6. Paano tayo magiging mabuti? Pagsanayan natin ang mabuti. Alam nyo, napapractice. Sabi nga eh, practice makes the work perfect. Yan, di ba? Kapag pinapractice natin, sabi sa 1 Timothy chapter 4, verse 7, huwag mong pag-aksayahan ang panahon ng mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo, practice, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Ano ba yung makadiyos na pamumuhay? Di mabuti. Amen? Sanayin natin. Halimbawa, pagpapatawad. Pagpapatawad, sanayin natin. Basta may nagkasala sa atin, sanayin natin ang sarili na nagpapatawad. Pagpapasensya. Pagpasensya, sanayin. Kapag nasanay na tayo, mga kapatid, halimbawa, dati kuripot tayo. Sanayin mo maging mapagbigay, matulungin. Sanayan lang yan eh. Kung anong kinasasanayan natin ay yung mga kuripot na matatanda na kasi minaster nila ang pagiging kuripot bata pa. Amen? Yung mga makasarili, ay sinanay nila ang sarili nila maging makasarili simulat sa pool. Kaya tumanda sila makasarili. Pero yung sinanay, bata pa sinanay na, kaya nakakatuwa yung bata na sa simbahan, akay-akay ng nanay, pag dumating na yung pag-aalay na ng mga handog o mga magkakaloob na tayo sa nang alay natin sa Panginoon, yung bata ang pinagdadala. Amen. Kaya pag dadating yung panahon, kasama pa rin yung bata, kahit na hindi na binibigyan ng nanay, ang gagawin ng bata, Mami, yung ano pang bigay natin sa ano sa simbahan. Di ba? Yung bata na nagkukusa. Bakit? Sinanay. Amen. Tayo, anong sinasanay natin sa sarili natin? Pagsimangot, pagmumura, pamimintas, judgmental. Kaya yung mga nasanay, sinasanay judgmental, kahit saan pumunta, namamasyal, hindi maging Diyos yung pamamasyal. Yung nasanay magreklamo-reklamo, kahit saan pumunta yan, reklamador. Kasi sinanay niya sarili niya eh. Pero pag sinanay natin nating sarili sa kabutihan, napapractice po yan. Amen? Alam mo na yung kabutihan, practicein mo. Practicein! Sa una, mahirap. Sa una, naku, parang asiwa ka. Di ba? Halimbawa, pagpapatotoo. Pagpapatotoo ng kabutihan ng Panginoon, pag-share ng kabutihan ng Diyos. Sa una, kinakabahan ka. Sanayin mo lang. Bandang huli, naku, ayaw mo na magbitaw ng microphone, gusto mo ikaw na lang lagi ang magpapatotoo. Bakit? Nasanay na eh. Ganun yun. Sanayan lang yan. Okay, number 8. Number 7. Ipagdasal natin ang sarili natin maging mabuti. Pag-pray natin. Kasi we cannot do anything apart from God. We need the help of God. Sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo bibigyan. Sabi sa Matthew 7, verse 7. Humingi tayo daw at bibigyan. So, hingin natin, Lord, gawin mo ako maging mabuti. Tulungan mo ako maging mabuti. Ibaba mo sa akin ang Espiritong Banal. Holy Spirit, tulungan mo ako maging mabuti. Amen? Holy Spirit, please, ako po'y ganito eh. Ako ay tampuhin. Tulungan mo naman ako. Yung ugali kong ganito, ayaw ko nito eh. Napaka-emotional ko. Madali akong mag-flare up. Madali akong magalit. Lord, please, tulungan mo ako magkaroon ng self-control. Amen? Okay, maliwanag po ba? Nahihingi kay Lord dyan. Dahil mabuti ang hinihingi natin, ipagkakaloob ng Panginoon yan. Sapagkat sabi ng Panginoon yan, ibibigay ng Diyos ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 pa rin yan. Amen? Verse 11, ibibigay ng Diyos ang mabubuting bagay para sa mga humihingi sa Kanya. Amen? Hingin mo maging mabuti ka. Magiging mabuti tayo. Hindi natin kasi kaya sa sarili natin eh. We need the help and the grace of God. Amen? Okay, so, number 8, pagsikapan ang mabuti. Pagsikapan. Sabi sa Philippians chapter 1, verse 27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Pagsikapan. Dapat
Yung determination ba? Yung pagmimiti, yung talagang pagsisikapan mo. Amen po? Laging nagsusumikap. Kaya nga sabi lang, ako hindi pa perfect, sabi ni San Pablo, ako hindi pa perfect, pero nagsusumikap ako. Amen? Okay. Number 9. Gawing motivation ang gantimpala ng mabuti. Alam nyo, tingnan nyo, yung mga mahusay na boxer, kaya gumagaling sila, si Manny Pacquiao nung minsan in-interview, bakit mo ginusto maging boxer? Sabi niya, alam mo nung araw, nakaranas ako hindi kumakain maghapon. Hindi ako kumakain maghapon. Kahit na nung sipag ko, mahirap pa rin kami. Ang nanay ko nakikita ko, naglalabada, ang hirap ng aming buhay sa probinsya noon. Nung nakita ko na sa pagbaboxing pala, malaki ang kita. Abay, pinagsikapan na niya. Talagang nagdetermine na siya doon. Talagang ginawa niyang motivation yung kanyang kikitain doon. Amen? Yung kikitain niya, yun ang kanyang ginawang motivation. Layunin. Yun ang nag-inspirasyon niya. Yung aspiration niya na magkaroon ng pera para sila ay guminhawa ng kanyang... Hindi niya, hinagad niyang ganyan na sobrang ganyan. Ang hangad lang niya, umangat ng konti. Pero nakita niya, pwede palang mas malaki pa. Kaya talagang yung motivation, napakahalaga. Amen? Sabi ng Panginoon sa Galatians chapter 6, verse 9. Sabi doon, kaya't huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, kayo'y mag-aani kung hindi kayo magsasawa. Amen? Kapag alam mo na hindi nasasayang yung iyong mga ginagawa, sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga lingkod, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi, huwag kayo matitinag, magpakasipag kayo para sa gawain ng Panginoon, sapagkat alam ninyong hindi nasasayang. Hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Diyos. Amen? Ano mang ginagawa ng isang tao para sa Diyos, hindi nasasayang. Ganun din, ginagawa natin para sa Diyos, gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, dahil sa Diyos, tandaan po natin, ang Diyos ang magagantimpala sa atin. Sa takdang panahon daw, tayo mag-aani. Hindi nasasayang. Kasi nga sabi nga ng Panginoon, Galatians chapter 6, verse 7, sabi doon, ay, kung ano nang tinanim ng tao, yun din ang aanihin. So pag nagtanim ka, huwag mong intindihin nyo kung susuklian ka dyan ng kapwa mo, ginawang mo ng kabutihan, huwag kang aasa dyan. Kasi hindi naman yan ang nangako sa iyo . Ang nangako ay ang Diyos, sabi ng Panginoon, anumang ginawa mo, gagantihan ka ng Diyos. Amen? Anong ginawa mong kabutihan sa kapwa mo, gagantihan ka ng Panginoon. Pag yun lagi ang motivation ng puso mo, magagawa natin maging mabuti lagi. Amen? At may langit na naghihintay sa atin. Amen po. Okay. Isa pa, sumama tayo sa mga mabubuti. Huwag kayo sasama sa masasama. Amen. Kasi sa mga huling araw, sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, may sinabi ang Panginoon, babala ito. Sabi dito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa salapi. Maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman makikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Tingnan niyo na. Sila'y may anyong ng pagiging makadiyos. Parang makadiyos. Amen. Nagsisimba eh. Amen. Nagpe-praise the Lord. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos hindi nagkakaroon ng manifestation sa kanilang buhay. Sabi ni San Pablo dito kay Timoteo, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Kasasama sa ganyan. Dahil mahahawa ka. Sumama tayo sa mabubuti. Amen. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, sabi doon, huwag daw natin lukuhin ang ating sarili,
sapagkat ang masamang kasama nakakasira ng mabuting pagkatao. Oh, kuha niyo? Kaya, sumama ka sa mabuti, mapapabuti ka. Sumama ka sa mga anak ng Diyos, magiging anak ka ng Diyos. Sumama ka sa mabababa ang kalooban, bababa rin ang iyong kalooban. Sumama ka sa mayayabang, hahangin ka rin. Amen? Okay. At panguli, isipin lagi ang mabuti. Kapag puno ng mabuti ang isipan natin, sabi doon, bilang pagtatapos sa Philippians chapter 4 verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. O, lagi natin suriin yung ating laman ng isipan natin. Lagi natin suriin, isaisip natin ang mabuti. Amen? Mabuti ba ito nasa isip ko? Mabuti ba ito nasa isip ko? Yung nasa agap ko ba? Mabuti. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, ang mga bagay na panglangit. Oh, anong kadalasan mga bagay na panglangit? Pagsamba, pagsunod, pagmamahal, pagpupuri sa Diyos, pagpapakumbaba, pananalig, pananampalataya. Yun daw dapat ang lagi nasa isip natin. Kasi yan sa isip natin yung mga bagay na panlangit. Yan ang panlangit. Kasi pagdating sa langit, ang tanging gagamitin natin, pananampalataya, pagmamahal, ay ang gagawin natin, magpuri lang sa Diyos, sumamba sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos. Amen. Kaya dito pa lamang, dapat isinaisip na natin para mapapractice natin. Amen po? Okay, nawa, mayroon kayong natutunan kahit papaano, mga kapatid ko. At sa oras na ito, tayo po ay lalapit muli sa Panginoon. Kumusta po ang buhay nyo? Mabuti ba ang takbo? Nawa, mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating buhay pananampalataya, makita natin ang ating sarili na nakatayo sa harapan ng Panginoon at sinasabi ng Panginoon, "That is my child, a good child." Yan ang aking anak, ang mabuti kong anak. Amen? Dapat, sabi ng Panginoon doon kay Jesus nung siya ay binyagan sa ilog Jordan, nung bumaba ang Espiritu Santo sa kanya, sa anyong kalapati, nagsalita ang kanyang ama. Sabi niya sa mga tao, "Ito ang anak kong kinalulugdan, lubos kong kinalulugdan." Nawa ganun din tayo, dahil mabuti tayong anak. Amen po? So mga kapatid, kung ano man pinagdaraanan natin ngayon, marahil yan ay pinahintulot ng Panginoon para hubugin tayo sa isang bagay na mas makakabuti sa atin. May matututunan tayo, aalisin tayo dyan, i-bless tayo dyan, mga kapatid, tutugunin ang ating panalangin para mag-elevate tayo, mag-level up tayo sa isang mas, kumbaga sa ano, paliwanag ng paliwanag, pabuti ng pabuti. Amen po? Upang sa gayon, pagdating ng takdang panahon, kapatid, finished product tayo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Amen po? Okay. Huwag po kayo mag-alala. Yung mga pinagdadaanan natin, kaya-kaya ni Lord. Amen? Okay. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ko po alam ang inyong problema, sakit, karamdaman, lalo na mga nasa abroad. Alam ko, mahirap ang kalalagayan nyo. Minsan, dinadaanan kayo ng lungkot, pagkahabag sa sarili, pangungulila. But don't worry, hindi po kayo nag-iisa dyan. Nariyan po ang Panginoon, kasama rin natin. Saman tayo magpunta. Dumulog tayo sa Kanya. Ano man pinagdadaanan natin? Yung mga mahal sa buhay natin, wala sa piling natin, kayang abutin ng Diyos yan. Nothing is impossible with God. Gusto ng Diyos na mapabuti tayong lahat, sa totoo lang. Gusto niya. At the best thing is, kapag tayo nagpipray, amen? Pag nagpray tayo, sabihin naman natin sa Panginoon na, "Lord, sa ipagkalo mo man ito o hindi, magpapatuloy ako sa pagpakabuti." Yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Pero, walang anak ng Diyos, walang dumulog sa Kanya, sabi ng Panginoon, walang lumapit sa akin na itinataboy ko. Wala. Lahat ng lumapit sa Kanya, niyayakap ng Panginoon. Lahat ng nagtiwala sa Panginoon, lahat ng may desire na mapabuti ang kanyang buhay, mga kapatid,
Hindi po binabaliwala ng Panginoon yan. And this is the right time. Let us trust the goodness of the Lord. Mabuti siya. Mabuti po siya. Okay, lumapit tayo. Mga kapatid, close your eyes and I will pray for all of you. Father God, nakikilala mo po ang aking mga kapatid na narito. Kaisa ko po, Lord, nananalig po ako. Ikaw ang Diyos na napakabuti. Napaka, ang pag-ibig mo hindi kayang sukatin. Kahit nga kami, Panginoon, ay makasalanan, mahal mo pa rin kami. At tuwang-tuwa kapag may lumalapit sa iyo, yan ang kaluguran mo, Panginoon. Diyan lumalambot ang iyong puso. Kapag may nagpapakumbaba sa iyo, lumalapit, nagmamakaawa, nagsusumamo, at sinasabing, Lord, have mercy on me. Gusto ko na pong magbagong buhay. Gusto ko pong maging mabuti ang aking buhay. Lord, ayaw ko na ng ganitong ugali ko. Ayaw ko na ng ganitong dinadaanan ko. Meron po akong problema ngayon. Meron akong karamdaman. But Lord, alam ko po, madali lang sa iyo ito. Wala pong imposible sa iyo. Walang mahirap. Ama, yan po ang pinangahawakan namin sa oras ito. At pinangahawakan ko rin bilang lingkod mo. Alang-alang, Panginoon, sa iyong salita, alang-alang sa iyong mensahe na ipinahayag natin, alang-alang sa desire ng aking mga kapatid, Panginoon, na makinig ng iyong mabuting balita. I pray, Lord, please, itouch mo sila. Kung may karamdaman, I pray, Lord. Kung ito man ay bunga ng kasalanan, Lord, I pray, patawarin mo na po sila. Patawarin mo na po sila. Lord, please, mahabag po kayo, pagalingin sila. Kung may problema, Panginoon, pinagdaraanan, I pray, Lord, kayo po ang kumilos. Doon sa mga taon, Lord, kinatatakutan nila, nagbabanta sa kanila, nagbibigay sa kanila ng takot, pangamba. Hipuin mo po ang mga taong ito. Ano man ang sitwasyon, Lord, alam ko po, kaya mong baguhin ito in favor of my brothers and sisters na ngayong kaisa ko sa iyong harapan, Panginoon, na lumalapit sa iyo. Nagsusumamo po ako, Panginoon. Please, kahabagan mo sila. Kaawaan mo sila, palayain mo sila, pagalingin sila, bigyan ng kapayapaan, bigyan ng kagalakan, tulungan mo sila, iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kagandahang loob, ang iyong kabutihan, na kahit na kami nagkulang, nagkamali, please, Lord, please, let them experience your goodness, your unmeasurable goodness, Panginoon. Lord, please touch them and bless them. Answer their prayers. Lord, ibigay mo sa kanila ang mga kahangahangang bagay upang lalo silang sumampalataya na may Diyos na nagmamahal, may Diyos na mabuti kaming sinasamba sa oras na ito. Lord, hayaan mo pong angkinin ko ngayon na tinugon mo po ang panalangin kong ito para sa aking mga kapatid na alam ko po nakikipag-isa sa akin ngayon sa panalangin ito. Ama, please, please, nagmamakaawa po ako. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, alang-alang, Panginoon, alang-alang sa hirap at sakit na dinaanan ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo para sa aming lahat, para lamang kami maging karapat dapat sa iyo, para lamang kami makalapit sa iyo. Please, O God, in Jesus' name, Amen and Amen. Ama, ngayon pa lang, ako'y nagpapasalamat na po sa mga sa ginawa mong ito. Ako po'y nananalig, kumilos muli ang iyong habag at awa sa akin mga kapatid. Ngayon pa lamang, pinasasalamatan ko na po kayo, Ama, sa iyong kabutihan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Mga kapatid, muli, lagi ko po sinasabi, after we pray, ipanatag nyo na po ang iyong kalooban. Ipanatag nyo na po ang iyong kalooban. Nasa kamay na ng Diyos ang ating mga kahilingan. Tinugon po tayo. Amen? Manalig tayo at magtiwala. Amen po? Okay, maraming salamat po sa lahat ng nakiisa. Muli, inihiling ko po sa inyo, kung kayo po hindi pa nakapagsasubscribe dito sa YouTube ko, mag-subscribe po kayo sa YouTube ko, Brother Ding, Ding Alban. Okay po? Yun. At huwag niyong kalilimutang i-share din ito, kapatid, sa lahat, lalo doon sa nangangailangan. Amen po? At ang Diyos po ang bahala magpala sa inyo.
Maraming marami pong salamat. Di ko man mabanggit ang inyong mga pangalan sapagkat ang dami-dami po nakikita ko. Mga kapatid, God bless po. God bless. At kung lolobin ng Panginoon, sa Friday po. God bless po.